kayo. Ang mayamang pagpapala ng Diyos ay sumainyo at nang sa inyong pamilya. Nung kalagitnaan po ng giyera ng World War II, ay may nabasa akong ulat tungkol sa isang mag-ama na tumatakas, no, sa mga naglilipa ng bala, na siguro parang sa Ukraine ngayon, di ba, may giyera po sila dun ngayon. Nakita ng ama ang isang bomb shelter na malalim na hukay. At pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang anak na tumalun din. Tumalun yung ama, sa tinatawag niya anak, tumalun ka na. Ang sabi ng bata, hindi kita makita, Dad. Sumagot ang ama, sa aga ng ama kung nasaan yung bata. No? Sabi ng ama, basta tumalong ka lang at sasambutin kita. Ano kaya nangyari? Tumalon nga ang bata at sinambot ng ama. Tumalon ang bata kahit siya ay natatakot dahil siya ay may tiwala sa kanyang ama. Mahal niya ang kanyang ama, naniniwala siya sa kanya, nagtitiwala at may confidence o pananalig siya sa kanyang ama. Alam niyo po ba, ang pananampalataya sa Biblia ay tungkol din sa paglagak natin ang ating pagtitiwala sa Panginoon, ang pagmamahal natin sa Kanya. Pag binabanggit mo ang pag-ibig, hindi maaring hindi banggitin ang elemento ng pagtitiwala o trust. Tama po ba? Kasama po yan sa pag-ibig eh, pagtitiwala. Kasi kung di ka nagtitiwala, mahirap mo sabihin na umiibig ka o nagtitiwala ka. Ang pananampalataya or faith ay pagtitiwala sa Diyos na maaring magbago ng iba pang mga relasyon natin. So, ang pananampalataya or faith ay pagtitiwala sa Diyos. So, kahit anong panahon, tayo po'y nagtitiwala sa Kanya. Kagaya po ng araw na to, nagtitiwala tayo na pagpapalain tayo ng Panginoon. Umaga, tanghali o gabi, may darating pong pagpapala sa atin. Kawikaan chapter 3 verses 21 to 35. Okay? Medyo mahaba, pero ito po yung pagbubulay-bulayan natin ngayong sa araw na ito. Anak, ingatan mo ang iyong karunungan at kaalaman sa pagpapasya ng tama. Huwag mong hayaang mawala ito sa iyo, sapagkat ito ang magbibigay sa iyo ng mahaba at magandang buhay. Mabubuhay kang ligtas sa anumang kapahamakan. Makakatulog ka ng mahimbing at walang kinakatakutan. Hindi ka dapat matakot kung biglang dumating ang mga pangyayaring nakakatakot o kung lilipulin na ng mga masasama, dahil makakaasa ka na babantayan ka ng Panginoon at ilalayo sa kapahamakan. Hanggat makakaya mo, tutulungan mo ang dapat tulungan. Huwag mo nang ipagbukas pa kung kaya mo naman silang tulungan ngayon. Huwag mong pagpaplanuhan ng masama ang kapitbahay mo na nagtitiwala sa iyo. Huwag kang makipagtalo sa kapwa mo nang walang sapat na dahilan, lalo na kung wala naman siyang ginagawang masama sa iyo. Huwag kang mainggit sa taong malupit o gayahin ang kanyang mga ginagawa, sapagkat nasusuklam ang Panginoon sa mga taong baluktot ang pag-iisip, ngunit nagtitiwala siya sa mga namumuhay ng matuwid. Ikasusumpa ng Panginoon ang sambayanan ng masasama, ngunit pinagpapala niya ang sambayanan ng mga matuwid. Hinahamak niya ang mga nanghahamak ng kapwa, ngunit binibiyayaan niya ang mga mapagpakumbaba. Ang mga marunong ay pararangalan, ngunit ang mga hangal ay ilalagay sa kahihiyan. Kawikaan chapter 3 verses 21 to 35. So, maging mapagtiwala tayo sa Diyos. No? Ikaw ba ay taong mapagtiwala? Saan ang gagaling ang confidence mo, yung tiwala mo? Ito ba ay galing sa dami ng ari-arian mo, sa kayamanan mo? Ito ba ay nanggagaling sa iyong edukasyon? Diba? Ikaw ay nagtitiwala sa iyong edukasyon? Kagandahan or kapugian? Diba? Galing ba yung confidence mo doon?
sa galing mo sa sports at sa iba pa? Sa tingin ng mga tao sa'yo, anong tingin nila sa'yo? Nagtitiwala ka ba doon? Well, wala namang pong masama sa mga bagay na ito. Subalit, ang kahuli-hulihan, ang ating pagtitiwala ay dapat galing sa Panginoon. Sa kahuli-hulihan, confidence pa rin sa Panginoon ang talagang magiging pagpapala sa atin. Dahil maaaring mawala ang lahat ng mga bagay na yan, tama po ba? Subalit, ang tiwala sa Lord ay mahirap nang mawala. Ang Panginoon lamang ang maari mong pagkatiwalaan ng lubos-lubos at siya rin ang magbibigay ng talino, wisdom sa atin araw-araw. Kapayapaan, kabutihan, pag-ibig, pakikipag-ugnay sa Kanya at kababaang loob. Tayo po ay manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, tulungan niyo po kaming magpatuloy na magtiwala sa inyo. Sa kahit anong panahon, hayaan po ninyo ang salita ninyo, ang aming maging sandigan at ang tulong at presensya ng Banal na Espiritu ay parating nasa amin. Salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, amen. Kung ikaw man ngayon ay dumadaan sa mga pagsubok, kahirapan at kakulangan, huwag mawala ng pag-asa. Ang Panginoon ang iyong kanlungan at tulong. Magtiwala ka sa Panginoon. God bless you. Bukas po muli dito sa araw-araw na pagpapala kung saan kinakatagpo kayo ng Diyos. God bless you and bye-bye!